Hello mga ka-TM. Well, start naman tayo. Ang topic natin ngayon ay regarding sa one valve control by two location. So, yung iba dyan is alam na nito. Alam na to yung mga ganitong ano. So, ginagamit yan itong three-way switch o tinatawag na two-way switch yung iba pag nasa ibang bansa. So, kalimitan makikita natin to sa mga hagdanan, mga control na to tulad ng sa may hagdanan, tapos mayroon floor, first floor, second floor, pwede itong gamitin sa ganitong project. So, ngayon, kung mapapansin nyo dito sa screen natin ay gumamit tayo ngayon ng ano simulator na tinatawag. So, isa pong application. So, dito muna tayo mag-topic. So, kompleto po ito. Bali, pwedeng sa motor control. Kompleto po itong mga, ayan, may mga ano, may mga gamit niya. Ayan. May mga relay, contact relay, ayan, push button, iba't ibang push button, tapos may mga motor din po. So, depende po sa application na needed niya. So, ilolong press niyo po yan, tulad nito, sample, ayan, power supply, ayan. Pili din po ito sa electronics. So, ngayon, gagamit tayo ng supply natin, ay gagamit tayo ng line 1, line 2. So, line 1, line 2, press mo lang to sa, tapos, line 1 na yon, tapos line 2. So, nagkapatong mo yan, nahiwalay mo na lang po ganyan. Tapos, pwede nyong i-rotate yan. Yan. Basta i-highlight nyo kung alin yung select na i-rotate nyo. Yan. So, ito naman, line 1. Pagtatabihin natin yung dalawa na yan kasi yan yung supply natin. Rotate, line 1, line 2. So, ngayon, need natin ng ano na switch na tulad ng binanggit ko kanina. Switch, ito yon, isa, dalawa. Yan, may dalawa na tayo. Yan. Kailangan natin yan kasi yun ang isisimulate natin yung tinatawag na ano. Na pwede natin i-ikot din yan. Ikot natin. So, sa ganyang style niya, mahirapan tayo mag-select ng wiring, magkakasala sa labas. So, better na ganito. Select mo muna yan para mag-rotate siya. Better na ganyan. Para tutok na lang sa mga terminal block niya. So, ito yung terminal block natin. So, ito. Yan ang terminal back natin ito. Yan, yung mga terminal back natin ito. So, kung mapapansin nyo sa realidad ng ano ng switch natin, ang itong 1 na to ay 0. Tapos ito, 3. Tapos, I think 1. Yan yung isa. So, yung mga yan din na kaya natin baguhin. Bababago pa natin yan kaso walang 0. Saka line of 2. So, hindi natin maano, wala sa program na ganun 0 dito sa application na to. Ito, pwede natin baguhin yan. Tapos ito, pwede natin baguhin. So, magsiselect ka lang, tulad nitong sa S1 natin, ito yung naka-select natin, naka-highlight. So, pupusod ka lang dun sa ano, sa values. Values. Kukursit ka lang dito sa values. Buray muna natin to. Kukursit ka lang sa values. Tapos, ayan, yung terminal block niya. Kung makapasin nyo, ayan, terminal block. Ayan, by 2. 1, 2. Ayan, 11. Walang 0. Ayan, 2. Line of 41, 42. Ayan. Ayan. So, doon na tayo sa, ano, sa ones. Tapos, itong sa number,
baguhin na lang natin tong number. Ayan, S1, tapos S2. Lalagyan na lang natin tong first floor. Ay, ano, ground floor. Ground floor. Floor. Tapos done. Okay. Ayan na, umapir na siya. Kung makapansin nyo, ayan, umapir na siya. Ayan na. Umapir na siya. So, ito palang button na to, di na natin mababago yan na naka-stick, naka-ano na siya sa baba kasi hindi kayang ilagay dito sa ano. Hindi kayang itapat dito. Hindi natin kayang itapat dyan. Kasi yan na yung pinaka-program niya. Yung ikot-ikotin lang natin. So, ngayon, ito pusid naman tayo sa kabila. Okay na siya. Balik pusid tayo sa kabila. Tapos, tap 2 here to edit. Tapos, ground floor, first floor. So, first floor. First floor. Ayan. Tapos, okay. Ayan, umapir na siya. Tapos, okay na siya. Tapos, ito i-rotate natin. Ayan. Itatapat natin dito para maganda yung wiring niya. So, i-minimize natin. Ayan. Lalayuin natin ang baga. So, yan. Ngayon, mag-wiring na tayo. So, select mo lang yung pinaka-terminal block niya, tapos ipoproceed mo dun sa line 1. Magkakaroon na yan ng layout or wiring. So, kailangan yung terminal block lang niya ang ma-select mo. Yan, tapos dito. Yan. Tapos, yung ano, ito. 4. Yun din sa 2. Tapat natin. Yan ang wiring niya. Kahit sa actual, ganyan ang wiring yan. Kung mapapansin nyo, layo natin ito para mamaya ma-explain ko maayos. So, yan. Yan. Tapos dito. Terminal. Tapos to terminal. Yan. Tapos ilaw. Ilaw. Ito yung ilaw niya. Symbol. Kung hindi kayo familiar doon sa symbol, Kung hindi kayo familiar doon sa symbol niya, long press nyo lang ng bahagya. Ito. Ayan. Ilang cross nyo lang yan. Ayan. Signal lang. Pwede. Ayan ang ilaw natin. Ayan. Click. Tapos, darin natin doon. Tapos, terminal black. Highlight. Proceed din sa pinaka-pomo ng S2 or first block. So, medyo may kahirapan. Pag ganyan, palalakihin nyo na lang yan.
Yan. Tapos, yung tayo sa kabila, yung isang ano, linya ng ilaw. Tapos, papunta sa line 2 na yun, recta na yun. So, yan na. Simpleto na tayo. So, yan ang ano natin. Kung mapapansin nyo, yan ang pinaka-layout natin. Sa pag-wiring, nakadepende tayo sa layout ng piping. Once na nagkamali ang layout ng piping, mali na rin ang wiring yan. Panigurado yan. So, kung mapapansin nyo, yan. Kung mapapansin nyo, pagdating sa layout, nakadepende na yung sinasabi ko tulad kanina. Nakadepende yung sa layout ng piping. So ngayon, kung bakit ko sinasabing nakadepende yung wiring natin sa layout ng pipe. Kasi kung kulang yung piping nyo, may tendency na mamamali yung ano nyo, yung pinaka-wiring nyo. Or sumubra yon, sumubra naman ang piping nyo, sayang naman yung manpower nyo, yung pagod, at the same time, yung gastos na ano, yung budget na tinatawag natin. So, nakasalalay din yung mga ano na yon, yung mga ganong sistema. So, dapat, dun pa lang sa umpisa pa lang, pag-layout pa lang ng piping or ng flexible hose, is aware na tayo na tama yung layout natin. So, ngayon, explain din natin dito kung ano yung kahalagahan ng bagay na yun. So, doon muna tayo sa tamang pamamaraan. So, dito sa ano natin, sa ganitong ano natin, layout natin, i-explain ko kung bakit. May layout ka, ito yung pinaka, siyempre line 1, line 2, ito yung line 1, line 2 mo, nandyan yung PP mo na tinatawag, yung power panel or yung pinaka source ng panel ng ano ng kuryente natin. So, dyan nagmumula yung supply, yung wiring, pati yung pipe natin na layout. So, kung madami kang ano, dinadagdag na layout ng ano piping, at maliit lang naman yung box mo, may posibilidad na mapuno yung butas, yung ano mo, yung mapuno yung butas nung yung panel mo. So dapat sakto lang dun sa ano sa gagamitin mong mga materyales. Kaya nakadepende sa layout yan. Ngayon, ito makapapansin nyo, yung pinakababa nung ano, pinakababa nung line 1, line 2 natin na source, ito, mayroon tayong wear dyan. So, isang pipe na yan, nakadepende yan sa ayon yan, isang pipe na yan dyan, nakadepende yan sa laki nung gagamitin natin. So, 3/4 or 1/2 inch is enough na dyan para sa ganitong layout. So, ngayon, simula dyan, sa apoba na yan, isang pipe na yan dyan papuntang utility box. Kasama na to, kasama na yan. Kasama na tong wire na to, itong wire na yan. So, yung wire na yan, so, ano na yan, continuous na yan doon, papunta dito sa ano, papunta dito sa lamp natin. Yung isa na yon. So, ngayon, pag naglagay tayo ng layout ng ano, ng
utility box dyan, dito sa switch 1 natin. So, makikidaan na lang itong wire na to. Yan, makikidaan na lang yan dyan. Tapos, pagdating sa ano natin, sa utility box, magpapipe ulit tayo papunta dun sa kasama na rin to. Papunta dun sa isang utility box. Ito ulit yung pangalawang utility box natin. Tapos, pipe ulit papunta dun na sa ilaw. Yan. So, sa ganun pamamaraan, malilis natin yung pipe natin or yung flexible or yung PVC. So, ito lang ang kukutulan mo, isa, dalawa, tatlo. So, ganyan ang tama na proseso. So, ang iba kasi, ngayon, dun tayo sa iba na maling pamamaraan. So, burahin muna natin to. Itong mga pinag-anohan natin ng drawing. Yan. So, ang iba kasi niyan, itong line to, dinadala yan doon dito. Dinadala yan doon. Ngayon, ang pagpapipe niya ay ganito. So, pipe siya dito. Dahil bumaba yung wire niyan, dito yung wire, pipe siya papunta dito, tapos utility box, pipe ulit, utility box, pipe ulit, junction box, pipe ulit, papunta dun sa PP na tinatawag natin. Which is, mali pamamaraan kasi, pupunta yan doon sa line 2. Ito na yung pinaka-PP natin. PP. Yung power panel natin. So, tama kung tama. Kasi, di naman mababago yung yung pinaka-proseso natin or yung mechanism ng kailangan natin sa circuit. Pero sa mga materials, magsasuffer yung materials at the same time yung manpower. So, materials, kasi magdadagdag ka ng wire, ng pipe dito, papunta doon, ng pipe dito, simula dito sa junction box, pipe dito, papunta doon, yung travel niya, mahaba. Kakain niya ng lalo kung malaking building or malaking bahay, kakain niya ng ilang metro na PVC pipe or PVC flexible. So, at the same time, yung manpower niya. So, magtitik-tikan niyan. So, magtitik-tikan yan, yung manpower niya, mas magsasuffer din. Imbis na sa ibang bagay ka na magtatrabaho na tama, nakuha pa ng ganitong practice. So, which is mali. So, ganyan ang niyan. Ang iba kasi niyan, ang iba kasing electrician, para hindi malito, hinihiwalay nila. Hindi nila dinidikit yung line 2. Hindi nila dinidikit yung line 2 dito. Na yung line 2 ng supply natin, mahirapan kasi sila kung nakakadikit, nakasama dito sa wiring dito. Mahirapan kasi sila. Which is, color coding, pwede natin maiwasan. I-color coding mo. Yan, hanggang yung I-color coding mo yung line to. Isang halimbawa na yan, para di ka malito. Kasi yung line to na yan is continuous na siya dun sa ilaw. O yan. Para di ka malito. Color coding or tagging na tinatawag. O. Para dun sa layout ng pipe, isang pipe na lang yan dyan. Line 1, line 2. Line 1. Tapos, line 2. Kahit alin dyan lang yung line 2. So, isang pipe na lang siya dyan. So, isang idea na wala kang maano na mga materials tsaka yung oras.
So ngayon, pusig na tayo kung tama nga ba yung ginawa natin. So ipi-play mo lang to, ito pinutin mo lang to, yung pinaka-play. Tapos doon tayo sa ground floor, i-on natin kunyari. So ito pa lang ano, so ibalik muna natin. Itong ilaw pala natin, pwede ding i-manipulate natin kung anong color. So yan, gamitin natin ang kulay dilaw para maganda. Tapos, yung address natin, lamp 1. Lamp 1. So done. Okay. So ayan, kung mapapansin nyo, ayan, kung mapapansin nyo, lamp 1, yan. Tapos pag ilaw is dapat kulay dilaw. So ayan, play natin. Tapos, pinutin natin yung switch 1 or yung sa ground floor. Nandun tayo sa ground floor. On. Umilaw si ano? Umilaw si... Ayan, umilaw si bulb. Ayan, umilaw. Umilaw si bulb. Tapos, 2. Patayin natin kunyari, ba nakakit na tayo, patayin natin kunyari sa first floor. Ayan, namatay siya. Tapos may umakyat ulit, binuhay ulit sa first floor. Tapos pinatay ulit sa sa ground floor, pinatay ulit sa first floor. Ayan. Ngayon may bumaba, inon ulit si first floor, pinatay sa ground floor. So ito kunyari yung pinakahagdanan natin. Ayan. Ito yung pinakahagdanan natin. Nandito yung portion na to. Yan. Yan ang hagdanan natin. Ito si, ano, yan, ground floor. Yan ang hagdanan natin. Tapos nandito yung nakaselect yung S2. So, yan. Pag pinatay natin, ayan, binuhay natin, binuksan natin sa ground floor, pinatay sa first floor, ayan, ganun din yan. So, hanggang first floor lang yan. Ngayon, kung magdadag tayo ng second floor, third floor, magdadagdag tayo ng isang switch dyan, which is na tinatawag is, ang tag dito? May tinatawag dyan na ano, isang switch na kayang i-manipulate yung four-way switch na tinatawag. So, i-explain ko din yan dyan sa sunod nating video. Dito din natin itatopic sa simulator. So, ngayon, halimbawa, magdadagdag tayo ng ilaw, kumbaga, mahaba yung hagdanan natin, magdadagdag tayo ng ilaw. Ipaparallel mo lang yan dyan sa lamp 1. So, ganito. So, parallel, dagdag tayo ng ilaw. Ayan. Dadagdag tayo ng dalawa. Tapos, yung siyempre, kulay dilaw para, ano. Ayan. Tapos, isa pa ulit. Dilaw. Para accurate siya. Ayan. So, ngayon, doon punta tayo din sa, ay yung address pala, sorry. Lamp 2. Lamp 2. Done. Okay. Tapos, ayan na, umapir na siya. Ito, umapir. Lamp 2, ay ito, lamp 3. Gawin natin lamp 3. Tap, doon sa editing ng comment, lamp 3. Lamp 3. Done. Okay. So, ngayon, doon sa terminal ano natin, termination, highlight natin dito sa kabila para magkaroon ng connection. Yan dito dapat ang connection dito parallel, tandaan niyo ang KTM parallel dapat para hindi maapektuhan yung ilaw natin once na dumami yung liwanag niya, hindi bababa. So dapat naka-parallel siya. So yan. So ngayon, i-play natin. Tignan natin kung gagana nga ba. So play. Proceed ka. So ayan, umilaw na siya. Ayan. Patay.
buhay sa kabila, patay sa first floor, ground floor buhay, patay sa first floor, buhay sa first floor, patay sa ground floor. Ganyan ang pag-wiring niyan. So tandaan niyo na lang guys din sa mga topic, sa mga ano natin topic. So na-topic ko na rin pala to sa ano natin sa mga ibang video natin, kasi hindi naka-simulator doon sa actual, sa naka-actual tayo. So ganyan ang pamamaraan niyan guys. Ngayon sunod nating ano, gagamit tayo ng four-way switch. Kasi four-way switch kasi masyadong mahal pagdating dito sa ano natin, di natin kaya afford. Nasa 1,000 may higit ata o 1,000 plus siguro. Kasi nagtanong-tanong na din ako eh. Tsaka mahirap humanap ng ganong switch. So kaya ang sa actual ng nakaraang video, yun lang na i-topic natin yung 3-way switch, kasi sa 4-way switch wala. Walang available, mahirap maghanap. So hanggang dito na lang, maraming salamat. So sana sunod nating video ay suportahan niyo pa rin po, o yung mga napadaan po na sana paki-support na rin po. Subscribe, like, tsaka share na din po sa mga ano natin. Ito kaya hindi nagpi-play kasi hindi natin pinlay. Ayan o. So dapat ipi-play natin yan dyan para mag-simulate. So yan. Paki-support na lang po ah. Yan, nagkamali tayo. Ayan. Nagdugsong siya. Pag ganyan, nagkamali ka, ikakat nyo lang or delete. Ayan. Kung mapapansin nyo naman, yung naka-live tayo, kung mapapansin nyo, itong may kulay na yan, yung may kulay na yan, ibig sabihin niyan, pag nasi-simulate tayo, ibig sabihin niyan, yan yung pinaka-source ng kuryente natin na dumadaloy. Kasi, ayan, umilaw na siya, diba? Umilaw na siya, diba? Dadaloy ang kuryente niyan dyan sa ilaw na yan. Tapos, since na naka-select yung ano natin, yung 1, tapos nakakonect dun sa 2, yung selector natin o yung switch natin, dadaloy ang kuryente niyan dyan yung may kulay na yan. So, since itong line to is rekta na dyan sa valve, nakarekta dito sa valve, dyan sa valve, sa isang linya. So, gaganan na siya. Kaya itong gray na to, yan, yung gray na yan, naka-disable yan. Kasi wala siyang connection dito. Tapos din sa kabila, walang connection. Kaya yung gray na yan is naka-disable lang kung mapapansin nyo. Kaya makikita nyo dito sa simulator na to, yung kagandahan ng ano, ma-detect niyo kung alin yung ayan, kung alin yung gumagana na switches, kung ano yung bagay yan. Kasi pag inon mo yan dito sa kabila, may pinatay na yan, nakapatay na siya yan. Pero pag inon mo to, itong kabila na to, ayan, nagtingin mo yung kulay, nagbago siya. Nandito na sa taas yung ano, yung kulay. So ibig sabihin yun, yung current niya, diyan nag-flow, papunta din sa kabila. Tapos pag inok mo dito, hanggang dito na lang siya. Kumbaga naka-standby na siya. Naka-standby na yung current niya dyan. Yung current niya is naka-steady na dito. Ayan, hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Kasi in-off mo dito. At the same time, ito, dito, itong portion na to, wala siyang current kasi naka-open siya. Ayan. Kasi nandun yung ano, yung selector. So, napaka-clear at maintindihan talaga itong simulator na to. So,
Nakuha ko din to sa ano natin, sa kasamahan nating ano, electrical din, YouTuber din. So nakalimutan ko na yung pangalan. So salamat sa iyo, pre. Na nagbabago siya, 'di ba? Yung kung isang ano sa line to natin, hindi na ano, hindi na yung babago kasi naka-stay din na siya diyan. Kaya anytime meron siyang source sa line to natin. So ang nag-disable enable lang siya is itong line 1 line to natin kasi nandoon yung control natin. Yan. 'Di ba? So yun lang guys. Paki-support na lang ulit sa mga napadaan dito sa ano natin sa YouTube. Na sana paki-support po, like tsaka share na din po. So punta kayo dito sa baba. Pursi kayo sa baba, then subscribe. So maraming salamat po. Paalam.